Hello, Sir Assist. Siya nga pala si Albert Ken Mata ng ECE3. And ang ipapakita ko dito is yung video demonstration ko ng finals exam project, which is digital multimeter functions. So, ang binigay na gagawin sa akin is ammeter with the range of 0 to 20 milliamperes. So, kailangan kong gawin is gumawa ko ng digital ammeter na magdi-display sa LCD ng makukuha kong measured na current value sa circuit ko from 0 to 20 milliampere. So, pag lumagpas siya sa 20 milliampere, dapat ang lalabas sa LCD ko at saka sa serial monitor ko is out of range. So, sabi sa instructions, I can use any microcontroller. So, ang pinili kong gamitin is Arduino since sa tingin ko siya yung pinaka madaling gamitin sa mga microcontroller na alam ko. So, ito yung circuit na gawa ko. So, bago ko i-start yung simulation, ipa-explain ko muna sa inyo yung code. So, ito yung code nung circuit. So, nag-ano ako ng variables. Naglagay ako ng variables. Itong variable ko na float current, tsaka yung integer na reading. So, float siya para kita natin yung decimal places. Mas accurate yung makita nating current value sa LCD natin. Tapos, itong reading is yung analog read lang siya. So, include liquid crystal H para dito yan sa liquid crystal LCD. So, liquid crystal LCD, ang ginamit ko is 12115432. Yan yung, ang corresponding yan is yung mga pin sa Arduino board natin na kinonek sa LCD. So, makikita nyo naman, 12115432, yan yung ginamit nating mga pin sa Arduino board, 12115432. So, dito na tayo sa void setup. So, ito lang yung mga sinet ko na parameters. Serial.begin 9600, LCD.begin 16 and 2. So, ito yung pinaka body ng program dito sa loop na to. So, una, mag LCD clear muna siya para pag nagsimula yung simulation, magki-clear yung LCD natin. Lahat ng pass na naka-display dito mawawala. Tapos, next is itong current na ano equation. So, ano lang siya? Reading times 25 kasi 25 milliampere yung gusto kong maximum na marireed ng digital ammeter natin dito sa LCD over 1023. Itong 1023, ano lang siya? 2 raised to 10 minus 1. So, sa loob ng loop natin, may if-else akong condition. So, if yung current ko is greater than or equal to 20, ay less than or equal to 20, itong code na to yung mangyayari. So, ang mangyayari is serial.print current i. So, sa serial monitor natin, magpiprint siya yung current na to. Tapos, next line yan is yung current, next na kasunod itong lalabas is yung current value. Tapos, milliampere, kadugtong ng current value. So, dito naman, LCD.setCursor is yung placement niya lang dito sa LCD. So, itong 20 dito yan sa taas. Lalabas dito, ammeter. Tapos, itong 01 na I, dito yan lalabas. So, print I, tapos current value dito sa gitna, tapos milliampere dito. Tapos, dito na tayo sa else. So, if yung current natin is less than or equal to 20, ito yung lalabas. So, if hindi niya na-satisfy itong condition na to, itong else yung mangyayari. So, ang mangyayari is serial.print out of range. So, sa serial monitor natin lalabas out of range. Tapos, sa
LCD dot print out of range. Dito lalabas naman siya sa LCD na out of range. So, bago ko ulit start yung simulation, explain ko muna yung mga components na ginamit ko. So, meron ako ditong supply, LCD, yung Arduino board, and yung meron akong extrang ano dito, multi-tester na nag kukuha ng value ng current. So, makikita natin kung tama ba yung reading ng LCD natin, yung digital ammeter nating circuit. Kukompare natin sila kung parehas ba, para malaman natin kung tama ba yung ginagawa ko. So, may dalawa akong resistor. Ang importante yung resistor dito, itong shunt resistor natin. So, 200 ohms yung ginamit ko, kasi yung shunt resistor, siya yung dito mag-re-rely kung ano ba yung range ng ammeter natin. So, nag-trial and error ako. And yung gusto kong maging maximum na makakukuha ng ammeter circuit natin is 25 milliampere. So, 200 ohms, dun ko nakita yung 25 milliampere na maximum reading. So, siya yung ginamit kong value. Tapos, tong potentiometer, 1K siya ngayon. Pero, pwede natin siyang baguhin, depende sa gusto nating sensitivity nung ammeter circuit natin. So, start ko na yung simulation. Yan. So, nag-start siya na out of range kasi kita naman natin, lagpas sa 20 milliampere yung reading ng circuit. So, pag binabaan ko siya, yan, less than ano na siya, 20 milliampere, nare-read niya na. So, try natin pang babaan. Yan, nare-read niya pa. So, as you can see dito sa ano natin, lowest value natin, hindi siya 0. So, ang kailangan natin is 0 to 20, di ba? So, pwede nating i-adjust yung value ng ano natin, potentiometer. So, kunyari gusto natin 0 yung pinakamababa. Pwede nating taasan yung potentiometer natin. Kunyari gusto natin na 250K. Yan, almost 0 na siya. Babaan pa natin. Yan, 0 milliampere na yung pinaka-lowest niya. Tapos yung highest niya is yan, 25 milliampere pa rin. So, out of range. So, yung may kita lang natin sa LCD is 0 to 20 milliampere. Kasi yun yung binigay sa ating tawag nito, task na project. So, balik natin sa 1 kilo ohm para hindi siya masyadong sensitive. And pakita natin ang mabagal. Yan. Yan, may ammeter reading pa siya. Tapos pag lumagpas sa 20, out of range na siya. Tapos pwede rin natin ipakita sa serial monitor. Yan, out of range siya ngayon. Kasi out of range pa yung ano natin, reading natin. So pag binabaan ko, makita niya yung reading sa serial monitor natin. Yan. Kita nyo naman. So, yun na yung ano ko, project ko. Digital ammeter using Arduino board. And makikita siya sa LCD and serial monitor. Thank you.